Hello mga kachachara foodies! Eto na ang inaabangan ng mga bata tuwing tag-init. Ready ka na ba kumita ngayong tag-init? Manood ka na at simulan mo ng kumita! Okay, start tayo maglagay ng 1.5 liters of water sa isang kaldero. Then, maglagay tayo ng 1 half cup or 1 cup of cornstarch. At haluin natin ito hanggang sa matunaw. Alam nyo naman, medyo dumidikit ito sa ilalim. Kaya kailangan ng mega halo dito. Ayan, buksan na natin ang kalan at ilagay natin sa medium to low flame. Tapos, isalang na natin ang kaldero na may cornstarch. At haluin lang natin ito ng haluin hanggang sa medyo maging thick na siya. At kapag ka medyo thick na siya at transparent na ang kanyang color, pwede nang patayin ang kalan. After that, pwede na natin ilagay ang isang can ng crema asada or creme densada or pwede rin evaporated milk na lang. Ito po kasing creme asada lang ang available sa akin. Pero mas makakamura kayo if evaporated milk na lang. Ayan, haluin lang po natin hanggang sa mag-combine ha. Magdagdag lang po tayo ng 1 half cup sugar. Haluin lang po natin ng haluin hanggang sa matunaw ang sugar. Take advantage natin yung habang mainit pa. Okay, next naman, mag-prepare tayo ng 3 lalagyanan at i-divide natin yung cornstarch mixture sa bawat lalagyan. Ganyan lang po ang style ko ng paglalagay para sure ako na equal ang measurement. Eto na, ihanda na natin ang pampasarap. Prepare na natin ang 3 flavors ng fruit juice. Nasa sa inyo na rin po kung anong type ninyong flavors. Buksan na natin ang strawberry flavor. Ilagay na natin sa unang lalagyan ang strawberry flavor. Huwag nyo po muna ilagay yung buong powder. Tansyahin nyo po muna according sa sweetness level ninyo. Then, haluin lang po natin hanggang ilalim mo para mag-combine maigi. Next naman, yung pinaka-paborito kong flavor, which is mango flavor. Haluin lang din po ito ng maigi hanggang sa mag-combine sila. Pwede nyo rin po palitan or mag-add kayo ng iba pang flavors kung ano yung mga favorite ninyo. And the last flavor ay ang grapes. Ayan, ihalo lang po natin ulit ito hanggang sa mag-combine. At pwede nyo rin po ito gawing fruit salad flavor. Ito pong ginawa nating cornstarch mixture ay basic po ito. Kahit anong flavors pwede nyong ihalo. Ayan, ready na! Gagamit po tayo ng 5-ounce disposable cups. Bali, 50 pieces po ang laman nito, ang isang pakete, at nagkakahalaga lang po ng 16 pesos. If you want, yung mas maliit pa po dito na cups, para mas matipid. Ayan! Lagyan lang po natin ng laman ang bawat disposable cups. By the way, pwede po kayong mag-follow sa ating Facebook page, Chacharap. Also, pasubscribe na rin po sa aking second channel, Chacharap Vlogs. Tapos, lagay na natin ang popsicle sticks. Nakikita nyo ba, hindi siya nahuhulog kasi thick ang ating mixture. Kung medyo matubig yan, hindi pwedeng lagyan agad-agad ng popsicle sticks. No need lagyan ng takip na aluminum foil kasi sturdy na siya. Ayan, tapos na tayo sa isang flavor.
Next is mango flavor. Same din with the grape flavor, punuin lang natin ang mga disposable cups hanggang sa maubos na natin ang laman ng container. And then, don't forget the popsicle sticks. Yes, and we're done with the mango flavor. And the last flavor is the strawberry flavor. Ang bango niya, amoy na amoy ang strawberry. By the way, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe now at i-hit na po ang notification bell para laging updated sa mga new uploads. Ayan, ready na ang ating strawberry flavor. At eto na po ang ating mga nagawa. Ang dami, di ba? At ang gaganda ng colors. Very attractive para sa mga bata. Ilagay na po natin sa freezer ng mga 6 hours or overnight. At eto na, our delicious and colorful fruity popsicle ice cream. O di ba, ang bilis lang natin ginawa. Napaka-colorful at masarap. Pwede niyo pa ito dagdagan ng ibang flavors, pwedeng melon, orange, guyabano, or ano pang inyong favorite flavors. Ganito lang po ang style ko para matanggal ko siya sa lalagyan kasi masyado siyang frozen. So, ilulubog lang ng kaunti sa tubig. And then, madali na siyang mag-loosen up. Gently, i-lift natin. And, ayan na po, ready to eat! Pwede niyo po ito maibenta ng mga 10 pesos each. Kung mas maliit po yung lalagyan, pwede niyo po ibenta ng 5 pesos. Gumawa na kayo at nang maiba naman ang mga paninda ninyo. Instead of ice candy, gawin mo namang popsicle sticks this time. O di ba bongga? Siguradong dudumugin ka ng mga bata. At eto na po ang ingredients na ginamit natin. At special shoutout sa mga masisipag mag-comments. Maraming salamat po sa inyong mga magagandang comments.